Magandang hapon! Kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon na kung saan sa ngayon po ay binabantayan po natin ang cloud clusters na nandito sa silangang bahagi ng Luzon at posibleng anytime from now ay mayroon pong LPA na mabubuo at ang development po nito ang atin pong babantayan at ito naman po pinapakita ng forecast model na atin pong ginagamit hanggang po sa susunod na 2 linggo pero paalala lamang po na isa lamang itong forecast, posible pa rin po mga pagbabago kaya patuloy lamang po tayong mag-antabay sa mga susunod po na updates. Sa ngayon po ay habagat pa rin ang weather system na umiiral po ngayon dito sa ating bansa lalong-lalo na po sa Southern at Central Luzon at mula naman po sa mga kaulapan na nandito sa Silangan, yung surface trough po nito ay nag-i-extend dyan po sa silangang bahagi ng Kabisayaan at eastern section po ng Southern at Central Luzon na siya pong nagdadala ng mga isolated rains. At para naman po sa lagay ng ating panahon ngayon, dulot po ng pinagsamang epekto ng habagat sa kanluran ng Luzon at ang surface trough naman po sa Silangan ay makakaranas po ang malaking bahagi ng Luzon gaya po ng yung nakikita ng mga pulupulo ng mga pag-uulan sa malaking bahagi mula po dyan sa may Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Calabar Zone, Metro Manila, Mimaropa, Bicol Region, ilang bahagi po ng Western Visayas, Eastern part ng Visayas at sa ilang bahagi lamang po ng Northern Mindanao. At sa atin naman po mga baybayin, wala naman po tayong nakataas na gale warning signals. Pero iba yung pag-iingat lamang po kung papalaon tayo para po makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So yun po ang latest update natin sa araw na ito. At ako po muli si James na nagsasabing, sa kahit anong pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!